What's up mga kabisyon, no? Welcome back to my YouTube channel, Prankista Motor. So nandito tayo ngayon sa vulcanizing shop para ipa-tubeless natin tong rim set ni Barako. Dahil tsaka na rin tayo magpapalit ng gulong. Mahigit isang taon na kasi tong gulong natin. Kaya pati gulong papalitan na rin. So step by step to mga kabisyon, no? Papakita ko sa inyo. So nakakalag na yung gulong natin ngayon. Hinakalag na ni Kuya. Mga kailangan pala natin gamitin dito sa pag-tubeless mga kabisyo. Itong interior na by 14 size 300 3.00 by 14 mio, mga kabisyo, no? Yung pang Mio. Tapos yan, ginugupit na ni Kuya doon sa gitna. Bibiyagin niya yung interior na ipang lalapat natin sa rim. Sa kapag by 17 yung rim na tubeless nyo mga kabisyo, kailangan gagamitin nyo ng by 14 na interior. Yun ang bibilihin nyo, hindi yung by 17, para magandang lumapat sa rim natin. Kung by 14 naman yung rim ninyo tubeless, bumili kayo ng ano, ng mas malit na interior. Mga maghanap kayo ng mga by 12 o kaya yung basta yung lilit sa 14. So yun, nagupit na ni Kuya yung interior. Tsaka niya na ilalapat sa rim natin yan. So, gayahin nyo na lang yung proseso mga kabisyo, no? Kung malapad yung rim ninyo, mas maganda na malapad, malaking interior yung gagamitin nyo. Yung malaki yung size. Halimbawa, yung sa akin, gamit kong interior dyan sa likod, 250. Ginamit ako ng interior na 300. O kaya 3.00. Kung yung rim ninyo na ano, gagamitin ay 1.20 o kaya 1.40. Kahit gumamit lang kayo ng interior na ano diyan. 250 ganun. Okay na 'yun. 225 by 14. So 'yan. Nilalagay na ni Kuya yung interior. Gagamit ka rin ng konting puwersa dyan mga kabisyo para maganda yung lapat. Kasi nga hindi sila magka-size. Yung interior tsaka yung rim. Katapos yung nailagay yung interior mga kabisyo yan. Inaayos na ni Kuya yan. Pinagpapantay niya yung kabilaan. Dapat pit na pit talaga yan. Tsaka niya na ilalagay yung washer tsaka yung nut ng pito. Para in case na mahawakan mo yung pito, pag nagpapahangin ka, hindi gagalaw yan kasi nakalock. So sundan nyo lang mga kabisyo sa mga hindi nakakalam. No? Panoorin nyo na lang hanggang dulo. Kasi marami pa rin na hindi nakakalam sa mga ganitong ano, technique. Sa ibang mga nagbo-vulcanize kasi eh, marami na rin ako napagtanungan na ano, hindi nila alam yung ganitong technique kung paano mag-tubeless sa rim set. Sa mga nagtatanong kung saan yung location ng shop, bali ano to mga kabisyo, motorcycle parts na may vulcanizing shop. Dito yan sa ano, Clark Pampanga. Malapit sa Speedway. Sa Clark International Speedway dito sa Malutong Gabon, Barangay Malutong Gabon. Sa Tagalog, Pulang Lupa. Pagtanong niyo lang mga kabisyo kung malapit kayo dito sa Pampanga at Tarlac. So yan,
Ito yung bagong gulong na binili natin, mga kabisyo. Bibis yung brand. Size pala niyan is 180 by 17. Saktong sakto sa rim na 250. Tapos yung harapan natin, papalitan din natin ng 90-80 by 17. Sa rim na 2.15. Nagbawas tayo ng tigi isang size, mga kabisyo. Kasi masyadong malaki yung mga gulong natin, yung una, yung dual sport. Masyadong maingay sa daan. Pag tumatakbo ng mabilis, nakakadagdag ano yun, bawas sa, nakakabawas ng takbo yun. Nakakadagdag konsumo ng gasolina kapag sobrang laki ng gulong. So yan, mga kabisyo. Huwag nyo rin kalimutan yung araw ng gulong ninyo baka magkabaliktad. May nakalagay na rotation yan. Kung yung gulong na ilalagay nyo is pang likod, may naka-araw naman yan na rotation sa ano, pang likod. Mayroon din sa pang unahan. So nilalagay na langis ni Kuya para hindi may RP salpak yung gulong natin. Langisan nyo sa gilid. Pati yung interior na nakasalpak sa rim. So yun na, mga kabisyo, no? Natapos na naglagyan ng langis ni Kuya. Ilalagay niya na yung gulong natin. Antabay na sa paglagay ng gulong, mga kabisyo, para hindi maipit yung interior na nakalapat sa rim. Hindi kasi pwedeng maipit yan. Kaya habang nilalagay niyo yung gulong, hinihila niyo yung interior. Kaya yun yung ina-advise ko, na mas maganda yung malapad yung interior na ilalagay ninyo kaysa sa maliit. Para hindi kayo mahirapan magpasok ng gulong. So yun, nakikita niyo yung mga naipit na interior, hinihila na Kuya yan. Kailangan kasi nakalabas yan. Hindi pwedeng maiwan sa loob. Kaya kung maliit yung interior na ilalagay ninyo, mahirapan kayong maghila sa mga yan. So yun, ilagay na natin yung gulong, mga kabisyo, no? So yan yung pinaka-finish product niya. Nakalabas yung mga excess na interior, kabilaan. Tatanggalin na ni Kuya yung pinaka-bulb ng pito para hanginan. Kailangan kasing hanginan muna, mga kabisyo, yung gulong para maglapat sa rim. Hindi pwedeng lalagyan mo agad ng sealant yan.
hanggat hindi pa nakalapat yung gulong sa rim. Dahil masasayang lang yung sealant ninyo. Kailangan pulido mga kabisyo. Yan, hahanginan muna ni kuya niyan. Makikita mo na maglalapat yung gulong mo kapag yung mga guwit doon sa gilid ng gulong is nakalabas na, yung nakikita na, kabilaan yan. Yan, hinahanginan ni kuya. Kita nyo naman mga kabisyo, no? Medyo nahihirapan si kuya kasi maliit yung compressor na gamit niya. Pero makukuha yan sa diskarte niya. Mas maganda talaga dyan yung compressor na medyo malaki. Yung mas malakas yung buga ng hangin. So yan mga kabisyo, kapag na naglapat na yung gulong, tsaka nyo nalagyan ng sealant. Yung tar sealant natin. Ubusin nyo yung isang bote, 500 ml. Depende yan sa laki ng gulong nyo mga kabisyo. Kung malit lang yung mga gulong na gagamitin nyo, kahit kalahati lang ng 500, okay na yan. Hindi rin kasi maganda yung sobrang dami ng sealant. So yan, nilalagay nyo na yung tire valve. Yung bulb ng pito, ilagay niya ng grasa, konting grasa para suwabe pumasok mga kabisyo. Kasi nga may sealant yung pito, sasabit yun kapag di mo nilagay ng grasa. Yan na mga kabisyo, malapit na matapos yung tubeless rib set natin. So yun mga kabisyo, natapos nang nilagay yung valve ng pito, tsaka nyo napahanginan yan pag ganyan. Pwedeng-pwede nang patigasin. Pag nakakuha nyo na yung tamang tigas ng gulong, tsaka nyo natanggalin yung excess na interior, yung mga nakalabas, gumamit kayo ng gunting o kaya cutter. Pero mas magandang pang gamitin nyo dyan kung cutter yung gagamitin nyo. Sa paggamit naman ng cutter mga kabisyo, kailangan alalay lang dahil masusugatan yung gulong ninyo dyan. Dapat korkulado nyo yung pagtanggal dun sa excess na interior. Korkulado nyo yung gamit sa cutter. Pag nasugatan yung gulong ninyo dyan mga kabisyo, siguradong magkakalamat na yung gulong ninyo. Hindi na magtatagal. Tanggalin nyo yan, paikot, kabilaan. So yun na mga kabisyo, na natapos na yung gulong natin. Kung titignan nyo naman, parang ordinaryong naka-tube type lang yung rim set. Napakalinis nung gawa nila mga kabisyo. So, mga gustong magpagawa dyan mga kabisyo, dito lang yan sa Clark Pampanga, Barangay Malutong Gabon. Malapit lang yung shop nila dito sa may tabi ng covered court. So yun na mga kabisyo, no? Natapos na yung rim set natin, yung tubeless, na iuwi na natin sa bahay. Ayan yung finished product nya mga kabisyo. Napakalinis ng gawa, no? Hindi halatadong tubeless. Kung mapapansin nyo yung goma sa gilid, yung tinabas nila, hindi yung makikita yan, nakadikit sa rim. Kaya napakapulido yung gawa mga kabisyo. Ayan o, kung nakikita nyo yung interior, nakaipit. Pati yung sa harapan mga kabisyo, naka-tubeless din yan.
Hindi ko lang napakita kanina dahil masyado nang mahaba yung video natin. So yan mga bisyo, dito na matatapos yung vlog natin mga bisyo, no. Sa mga may katanungan mga bisyo, no, comment na kayo sa ilalim para masagot natin yung mga hindi nyo ganong naintindihan. So yun lang mga bisyo, kita-kita naman sa susunod na vlog natin. Maraming salamat sa mga subscriber natin na 5,000 followers na tayo. Peace, yo.